guys. What's up? Tayo ngayon ay nandito sa ano, sa River Park, no. Dami nagba-bike dito ngayon. Dami, no. Kita ko sa inyo. Yan. Ang daming tao ngayon dito pag umaga talaga. Pag weekend. Ay, asahan niyo na. Daming cyclist dito. Nag-iikot, tapos marami din dito mga secret shop, guys. Mga secret shop, yung mga naglalatag ng ano. Naglalatag ng bike parks dito, mas mura. Tapos dito nakachamba yung ano. Dito nakachamba yung friend ko ng Jore, RD siya. Kung tama yung pagkakaalala ko. Ayan. Dito sa RP. Tigahan nyo lang punta dito para makita nyo yung mga secret shop every weekend. Uy, sana all. Shout out po sa inyo. Yan. Pag pupunta kayo dito, make sure na suot nyo yung face mask nyo. Kasi hindi pwede na walang face mask dito, guys. Bawal. So, kaysa ayaw nyo sa hindi, mag-face mask kayo dito. Kasi pag nahuli kayo, ay bayad. So yun guys, balik tayo dun sa ano no, dun sa first long ride ni Toxic Targa. Nagkaroon lang ng ilang ano, ng ilang mga aberya. Pero ano lang siya, hindi naman siya ganun ano, ganun kalala. Yung nangyari ano yun eh, yung sa unang experience ko nung ako yung nag-ride na pag-ahon na ang bigat ni Toxic Targa, guys. Kaya naman, kaso grabe todo antindi ng pagkakalas pag ngayon from Sumulong Highway. Kami ay umahon sa Sumulong, tapos pababa nung sa Teresa. Then umahon kami sa May Pililia, doon. Medyo ano siya, kayang-kaya naman. Pag-ahon lang talaga siya ang bigat, tapos pagpatag, sobrang smooth. Kaya nga lang, pag sobrang hangin, yun na. Antindi nung bigat. Parang na pag sobrang lakas ng hangin. Ewan ko lang ha, siguro hindi lang ako sanay sa patag na sobrang lakas ng hangin. Kasi pag wala namang hangin, sobrang bilis ang takbo ko. So pag may hangin lang, yun lang talaga ang hirap. So ito guys, ipapakita ko sa inyo yung ano, yung mga nangyari na sa bike ko. Ayan, ito na. So yun guys, ito yung bike ko no. Ito siya. Ginamit ko siya sa Halahala Loop. So, ang unang problema ko dito guys, itong upuan, no? Gumagalaw siya kahit anong ano mo sa kanya. Kahit anong supit ko sa kanya dito gawin, dito sa bandang ilalim, ikaano siya, lumuluwag siya, tapos umaatras yung upuan ko dito, kaya kita nyo to, medyo malayo-layo, dapat nasa dulo yun dito eh. Yun, isa sa mga factor na yung kinainisan ko. Ewan ko kung ang problema dito sa seat post ko. Wala ko siya palitan soon. So, ang susunod ko nangyari, ito. Itong aking seat post ko. Umikot to. Butik na yan. Umikot siya. Ito. Hindi ko alam kung sobrang higpit kaya guys kayo. Pag kayo bibili ng Toxic Targa, make sure na ito ay sobrang higpit, no? Ito. Make sure ito ay sobrang higpit. Humiikot siya, guys. Pag sobrang bigat ng ano, pag nagkamali ka pa ng upo o tayo o pag tagilid mo, 'yun. Ngayon, guys, yung next ko. So, ano, pag sobrang tagal na ride niya. Napansin ko, etong rotor ko, parang
parang may sumasahid ha. Ewan ko lang ha, pero okay naman siya. Eh no. Ayos naman siya, guys. Pero parang may tumutunog sa rotor eh, parang sumasayad siya. Yun. Yun yung isa sa mga pump ko na yung ayaw kinahiinisan ko nung okay nagra-ride. Yun. Yung next ko naman, yung aking RD, ito. Itong Senza. Yan. Eh, medyo marami pa yan. Galing sa ride eh. Hindi pa ako nakakapaglinis ng bike. Kamaya siguro yung pag-uwi ko. Ayan, kung nakikita nyo yan, ito, ayan. Kung makikita nyo, guys, mas bugbog sa akin dito, banda dito sa ano, sa bandang ibaba. 9, 8, 7, 6, 5, 4, no? Hanggang 4 speed. So yung taas, hindi gaano. So yung, ang problema ko lang dito, guys, pag ako mag-shift, no? Ano siya, nahuhulog siya. I mean, okay naman siya, pero may time na pag ako mag-shift na yung pataas, minsan bumabalik sa baba kahit inalak ko na or dun sa aking STI. Ewan ko kung bakit ganun. Siguro ang problema ko sa RD eto. So kaya kailangan siya palitan. For me, ewan ko lang ha. Or siguro sobrang luwag ng chain ko, or siguro yung masyadong mahaba yung chain ko, so yung kailangan ko magbawas para yung tension niya medyo mas malakas siya. Yun lang naman yung experience ko, guys. The rest, wala na akong problem. So ang tip ko lang sa inyo, pag kayo bibili nito, ang una-una niyong gawin sa seat post, paghihigpitan niyo dito. Kasi umiikot siya. Oh. Ito pala, nga pala guys, napalit na ako ng aking crankset, no? Ano siya? Sagmit Evo 2. Sagmit. Hollowtech na to, guys. Yan. Hollowtech. Ang bili ko dito nasa 2,200. Hollowtech na siya, guys. Parang ba yung papakita sa inyo? Ayan. Hollowtech na siya. So ano yan, guys? Nasa yung 32T. Yun. So guys, sa bike ko, abala ko, guys, i-upgrade na muna siguro yung aking RD. Nagkakaproblema ako sa shifting ko eh. No? Yung aking RD. Ayan. Tapos siguro, in the next weekend, sa next weldo siguro, ang bibiling ko naman is wheel set, no? Ang bigat, guys, labre. Sabi ko sa inyo, pag di kayo sanay, yung kasi ako kasi, nagaling ako sa bakal bike. So medyo yung kaya ko siya yung ma-handle. Pero yung mas, in my, ano guys, experience, mas mabigat to compared sa bakal. Nagamit yung bike before. So yun, yan guys. Ang bala ko next time, itong aking wheel set, yan, hub ko, pati yung buong wheel set na yan. Papalitan ko yan, guys, soon. So, as of now, ang papalitan ko muna, itong aking RD. So, kaya ako nandito ngayon sa Riverbanks. Maghahanap ako ng RD dito. Magka-canvas tayo ng RD, guys. Tingin-tingin tayo kung mayroong mura. Daming tao, guys, eh. Yun, don't forget to subscribe to my YouTube channel, guys, Pascal TV, and don't forget to leave a like, share, and comment, guys. Thank you.